majority is recognized. Is the Honorable France Castro willing to answer a few questions? Yes, Madam Speaker. You may proceed the interpolation. Nung tiningnan ko po ang ating agenda ngayon at nakita ko ang subject matter na magiging salita ng kagalang-galang na France Castro, tila naroon na naman tayo sa usaping NTF-LCAC at ang kanilang paglaban o kaya kanilang pagtanggi sa pakay ng NTF-LCAC. Ito bang NTF-LCAC para sa inyo ay hindi makakabuti sa ating bansa? Talaga pong, Madam Speaker, thank you po sa ating interpellator. So masasabi po ng kinatawang ito na hindi nagbigay ng mabuti o hindi nagdulot ng mabuti itong NTF-LCAC, lalong-lalo na po sa ating mga kaguruan at estudyante sa sekto, lalong-lalo na po dito sa Department of Education, sa public school at iba pang mga eskwelahang pribado po. So tingin po natin hindi ito nagdulot ng kabutihan. Una po, Bago ho nyo ituloy yung inyong sinasabi, alam nyo ba ho ang ibig sabihin ng NTF-LCAC? Ano ho ang ibig sabihin ng mga titik na ito? Yes, Madam Speaker, it means National Task Force to End Local Communist Armed Conflict. Yan. Iyan po ang sinasabi, National Task Force to End All Local Communist Armed Conflict. Tama ho yun. Yun ba ho yun? Madam Speaker? Tama po, Madam Speaker. Ayaw nyo hong tumigil ang kaguluhan sa Pilipinas? Hindi kayo sang-ayon sa pagtigil ng armadong pakikibaka ng mga komunista at ng NPA sa Pilipinas? Ang gusto nyo ay magtuloy po ito? Madam Speaker, naniniwala po ang kinatawang ito sa kapayapaan base sa katarungan. At naniniwala din po ang kinatawang ito na hindi magagawa ng militarisasyon ang kapayapaan sa ating bayan. Sandali lang po. Nagsasalita kayo. Sinasabi niyo ang militarisasyon. Pwede po bang patapusin po ako ng ating interpellator, Madam Speaker? Ano ho kasi ito? Maiksi lang po ang oras, Madam Speaker. Mahalaga marahil ay maibato ko lang ang mga tanong, oo o hindi, para naman magtuloy-tuloy ang aming usapan. Kasi kung pahabain po natin, Madam Speaker, ay hindi ho tayo matatapos. Po ang posisyon ng kinatawang ito kaugnay ng armed conflict. Kaya po sinasabi natin na hindi po dapat gamitin ang mga burokrasya sa militarisasyon kasi itong Department of Education. Ano ho ang dapat gawin ng gobyerno para tumigil itong armed conflict po natin? Ng kinatawang ito, of course po, gusto po nating maging peaceful, tahimik ang ating bansa. Paano nga ho titigil? Ano ho ang paraan para itigil na po itong local communist armed conflict? Okay. So, ilan po sa minumungkahi ng kinatawang ito, Madam Speaker, para magkaroon po ng kapayapaan, tunay na kapayapaan sa ating bayan, ay ako po at kasama na po ang Makabayan Bloc ay patuloy na nagigiit na saan dahil ito pong conflict ng gobyerno ng Pilipinas at itong tinasabi nating NDF o ito yung nagaano ng armed conflict, nagkaroon ng armed conflict ay bunga po ito ng mga social and political na mga roots. Kaya naniniwala ho kayo na dapat pabayaan na lang po ang NPA na maghari sa ating bayan. Yun po ang inyong sinasabi? Hindi ko po yung sinasabi, Madam Speaker. Pero kumakampi kayo sa kanilang ginagawa. Na sana po ay magkaroon ng payapang pamamaraan para matigil na po ang armadong pakikibaka at matigil na rin po itong mga ginagawa ng NTF-LCAC sa ating mga civilian authorities at sa ating mga mamamayan na may kagustuhan lamang na magkaroon ng mapayapang komunidad.
Wala naman ho sigurong gusto na mag-away-away ang Pilipino. Ang gusto ho natin, tumigil na nga ang away, di ba ho? Opo, ako po ay naniniwala na dapat ay magkaroon po ng tunay na kapayapaan sa ating bayan. Gaya, di ganun pala, magkasundo ho tayo rito. Ang gusto ho natin ay tunay na kapayapaan. Ngunit, marahil, tingnan natin kung ano ho ang idinudulot ng mga, sabihin natin, yung mga binanggit yung paaralan na sinaraduhan. Ito ho, sabi nyo, ay tinanggal na po ang permit ng gobyerno, yung bahong sinabi nyo kanina. Nasabi ko po, katulad po ng sinasabi natin, meron pong 178 na, ito po ba yung tinutukoy ninyo, 178 na mga lumad schools na ipinasara? Sandali po, binanggit nyo ho na lumad. Ang lumad ba ho, ano ba ang ibig sabihin ng lumad? Hindi ba yan po ay isang tribe sa Cebu? Yan po ay isang grupo sa Cebu, di ba ho? Ang lumad po ay sa termino ng Cebuano, ito po yung mga indigenous people po. Pero may grupo ho ng lumad na ang talagang pangalan lumad. Tama ho ako? Yes, ito po yung sa termino ng Cebuano. Okay, pero sa Cebu ho, merong grupo, may isang tribo na lumad talaga ang pangalan. Tama ho yun? Hindi po. Ang lumad po ay binubuo yan ng iba't ibang mga tribo po. Merong Ata Manobo, meron pong iba pang mga tribo. Pero ang tawag po sa kanilang mga makakatutubo na nasa Southern Mindanao ay lumad. Okay. Kung gusto niyong gamitin yan, sige ho, gamitin natin. Kasi ang alam ko ho, ang lumad ay isang tribo o isang katutubong grupo sa Cebu. Ngunit ginamit na po ng National Democratic Front na termino ang lumad upang pangalanan ang lahat po ng katutubong grupo sa Pilipinas. Madam Speaker, gusto ko lang pong i-correct ang ating Senior Deputy Majority Leader. Katulad po ng nasabi ko kanina, ang salitang lumad po ay general terms na tawag po dito ay yung mga katutubo po na nanggaling po sa Mindanao o sa Southern Philippines. So binubuo po ito ng iba't ibang mga tribo po. Kaya yung binabanggit nyo kanina, Madam Speaker, yung mga lumad na nanggaling po sa Cebu, sila po ay nanggaling po talaga sa Mindanao. Yung mga katutubo sa Luzon, ano ho ang tawag natin? May mga katutubo po tayong iba-iba po yung mga katutubo natin sa Luzon. Halimbawa po sa northern part. Sa Cordillera, ano ho ang tawag natin sa mga katutubo sa Cordillera? Meron po tayo doong mga igurot. Meron po tayong mga ibanag. Paano ho ang mga tibuli sa Mindanao? Yan po ay lumad pa rin ang tawag nyo. Opo. Hindi ba nawawala ang kanilang identity pag tinawag nyo silang lumad? Di ba ho, dapat tawagin natin sila sa pangalan ng kanilang tribo at hindi po ilagay sa isang pangalan lang? Kaya nga po, ang lumad po ay general term po ng mga indigenous people po sa southern. Ngayon, yung tibuli, isa rin pong tribong. Di ba ho, mas makakayaman ho at mas magandang pakinggan na kilalanin natin ang bawat grupo sa kanyang pangalan at hindi lang sila bigyan ng isang bansag? Tama din po kayo. Alam ko po, may iba't ibang mga pangalan yung mga lumad. At kung babanggitin po natin yan ngayon, una-una, hindi ko rin po lahat siyaan. So, basta ang alam ko lang po sa definition mula sa Nazi, tinanong nyo po kasi, definition ng lumad. So, ito po yung general term ng mga katutubo po sa Southern Philippines. Ngayon, ang inyong inyong nireklamo po sa kapulungan ito, yung memorandum order po na binigay ng DepEd, no? Na magbigay ng siyam na representative ang bawat division ng DepEd para po sumama sa LCAC, sa NTF-LCAC. Yun po yung nireklamo. So ito po yung binabanggit ng ating mga guro na nirereklamo po, hindi po ng ng kinatawang ito, na-arculate nang po natin yung sinasabi ng ating mga guro, mga supervisor, mga principal,
mga unions, at siyempre po bilang kinatawan, kailangan ko po itong banggitin. Bakit po? Ano nireklamo nila rito? Ano ba ang masama na sumama po ang mga guro sa NTF-ELCAC? Agagaya nga po ng nabanggit natin, itong NTF-ELCAC na ito ay marami na po itong ginawang hindi mabuti sa ating mga guro. Yung unang-una po, ito yung nag-cause nung profiling ng ating mga guro. Start pa po ito ng 2019. Ano ho yun? Profiling? Profiling or surveillance. Paano ho yun? Ano ibig sabihin ng profiling? Ano hong ginagawa? Profiling po, sila po yung pinangunahan po ito ng PNP na nangalap o kumukuha ng mga listahan daw po ng mga opisyal ng mga unions, opisyal ng organisasyon ng mga faculty club officers sa region, sa division. Ito po ay nakuha natin noong may memo beginning noong 2019 po, sinimulan po ito. So ito po yung ginawa. Profiling and surveillance dun sa ating mga leader guru po. At saka, ang gumagawa ho niyan, kapulisan? Opo, nakabahagi nitong NTF-ELCAC. Ngayon, ang sinasabi niyo, hindi dapat gawin ng pulis ang kanilang trabaho. Yung ba ho ang gusto niyo mangyari? Alam niyo po, may mga batas po tayo sa pagpo-profiling at surveillance. Anong batas po ito? At ito po ay, so syempre, yung privacy. Ang mga nag-cause po ito ng takot doon sa ating mga guro. Dahil alam naman po natin, marami na po kasing mga naging pangyayari na kung saan yung mga na-profile na mga teachers ay pinapatawag sa kung saan-saan. O, paano ho nangyayari dyan? At kung saan paliwanag niyo sa amin. Magbigay kayo ng specific para case. Para tanungin. So, marami po yan, at meron po tayong naipasa na complaint, naipasa na ng organization na complaint sa Commission on Human Rights. Nagpasa na rin po tayo ng commission ng complaints doon sa Department of Education. Ongoing na ho yung kaso sa human rights? May kaso na ba ho sa human rights yan? Ongoing na ba ho? Madam Speaker, meron po tayong ito po ang organisasyon ng mga guro, ang mga union ng mga teachers, ay nagpasa na po ng, katulad na sinabi ko kanina, ng complaint noong 2019 sa Commission on Human Rights. Ngayon, ano nangyari sa complaint nila sa human rights? Sa Commission on Human Rights? Wala pa po tayong nakuhang update. Pero tingin ko po ay bawat regions po ay nag-iimbestiga na po itong Meron bang hong ginagawa ang Commission on Human Rights para awatin po yung kanila inireklamo? Apo, Madam Speaker, sila po ay nag-iimbestiga na nga po kaugnay nito dun sa profiling and surveillance. Pero halos 2 taon na po yan, Madam Speaker, di ba ho? Opo, Madam Speaker. At ano nga ang naging aksyon ng Commission on Human Rights? Meron na ba hong naging desisyon dito o kautusan sa mga kapulisan natin na tumigil sa kanilang ginagawa? Katulad po na sinabi ko, Madam Speaker, wala pa po tayong mga updates dito dahil ongoing pa yung ginagawang investigation ng Commission on Human Rights. Pero na kasi, binanggit nyo rin pati yung nangyari sa San Carlos, di ba ho? Opo, Madam Speaker. At ang inyong sinasabi ay mali ang paghuli ng mga tao na hinuli doon sa University of San Carlos. Yun po inyong sinasabi. So ang sinasabi po natin sa ating talumpati, Madam Speaker, ay binanggit ko po ang example na ito, bunga po ng red tagging at militarization kamakailan. Ano yung red tagging? Pwede niyo hong paliwanag sa amin? Madam Speaker, yung University of San Carlos sa Cebu. So ito po yung binanggit natin. Ito po yung binabanggit natin sa ating speech. So ang tanong po, Madam Speaker, muli ay ang red tagging. Pag sinabi po natin red tagging ay yung paglilink ng sinuman, ng organisasyon,
at anumang mga personalidad na nililink doon sa sinasabi at tinatawag nilang terrorist group. Terrorist group? Pagka nalink po sa terrorist group, red tagging ang tawag nyo? Pwede pong tawaging red tagging, pwede rin pong tawaging terrorist tagging, Madam Speaker. At sa tingin nyo ho, hindi ho dapat ginagawa ng pulis ang kanilang trabaho na tingnan ang mga maaring makapinsala sa lipunan upang maawat ito. Hindi nyo ho, tingin nyo ho, mali ho yun. Sinasabi ko lang po, Madam Speaker, meron po tayong mga batas, meron po tayong mga rules of engagement, meron po tayong tinatawag na kung meron pong yung mga armed conflict o yung yun nga po, yung rules of engagement ay dapat po dumaan ito sa tamang proseso. Katulad po na sinabi natin kanina, binanggit natin yung University of San Carlos. Kung meron po talagang warrant of arrest at kung meron po talagang isinampang kaso before namang raid yung ating mga kapulusan sa Cebu, ay dapat po ipinakita muna yon at syempre po dapat ay alam naman natin na ito po ay seminar house or retreat. Diba ano ho yan? Dapat ang trabaho ho ng pulis. Muna, no? Humingi muna ng pahintulot, Madam Speaker, doon sa administrasyon. Anyway po, at ito pong mga taong ito, ang mga lumad at ang mga gurong na to, hindi naman to mga bayolente na ginagawa ng pulis noon sa nakaraang pagre-raid nila doon sa San Ngunit Carlos. Hindi ba ho naman na ang lima ho sa mga nahuli sa Cebu ay kinasuhan na po ng kidnapping or serious illegal detention? Di ba ho totoo yun? Hindi po ako privy, Madam Speaker, doon sa pagkakaso. Ang binabanggit ko lang po dito ay yung mga nakikita natin sa video, sa television, binanggit ng ating DS Romero. Kasi ho, ito, pakailangan malaman ng lahat, yung mga taong hinuli sa Cebu ay kinasuhan na po na serious illegal detention o kidnapping, non-bailable po yan, sapagkat yung mga bata po ay 3 taong hindi nakita ng mga magulang, dinala mula Davao papuntang Cebu, walang permiso, kaya kidnapping po ang naging kaso ng mga taong nagdala ng mga bata sa University of San Carlos. Sana po maging makatotohanan tayo rito. Ang problema po sa ating lipunan, Madam Speaker, sinasabi pa ho ko, it's up for ang problema ho ng ating lipunan ngayon, Madam Speaker, ay kung meron pong ginagawa ang kapulisan upang awatin ang maaari maging mas malaking problema, ito na naman at mayroon nagre-reklamo. Sana po, tingnan muna natin kung ano talaga ang nais ng lahat ng Pilipino. Ang gusto ng Pilipino, maging tahimik po ang ating bayan. Na wala pong nagahari na wala sa batas at gumagamit ng armas ng wala sa batas. Yan po ang ating pagnanais sa ating lipunan. Kaya kung meron pong ginagawa ang pulis, siguro masasabi ko, 99% na kanilang ginagawa ay sa kabutihan ng Pilipino. Mayroong may 1% na talagang tiwali o malayo ang kanilang landas o nawawala sa landas, ngunit karamihan po ng ating kapulisan ay gustong iayos ang ating lipunan. Madali ho magsalita laban sa ating kapulisan. Madali magsalita laban sa militar. At yung problema ho, yan ang tinuturo sa mga bata na kanilang dinadala sa mga paaralan na tinatawag nilang lumad schools. Tinuturuan nilang magalit sa pulis at sa militar ang ating mga kabataan. Tinuturuan nilang magalit sa magulang at magalit sa gobyerno ang ating kabataan. Ang ika nga ang nangyayari dito ay radicalization. Sana po ay tumigil na po ang problemang ito sa ating lipunan. Wala po akong hangad dito na makasama kahit kanino man. Ang gusto lang ho, maging malinaw sa lahat na ang bawat usapin ay may dalawang aspeto. Pag sinabi ho nila na ganoon, tanong po natin sa kabila kung totoo ang kanilang sinasabi. Huwag ho natin tatanggapin ang lahat ng mga salitang iyan na parang yan na lang ang katotohanan sa ating mga buhay. Kaya sana po, ako po kasi,
Ang tingin ko, tama ho ang gawain, ang ginagawa ni Pangulong Duterte na magtayo ng National Task Force to end all local communist armed conflict. Di ba't makakabuti yan sa ating bansa? Kung wala nga ng problema pag ikaw ay nagpunta sa bundok, wala nga ng harang sa iyong NPA, pag ikaw ay nagtayo ng investment, wala na hong manghahara sa inyo at hihingi ng revolutionary taxes, sana po, maging malinaw ho sa ating lahat. Ang gobyerno ay may responsibilidad sa lahat. Sa ating lahat, maaaring may mga pagkukulang, ngunit sinisikap po natin na iayos ang lipunan natin. Sana po ay huwag tayong padadala sa ganito mga salita, sapagkat kung ganito na lang ganito ang ating aabutin, baka wala nang puntahan ng ating bansa. Yun na lang po, Madam Speaker. Maraming salamat po.